morning once again, everybody. We are now on webinar 2 of our free webinar series in celebration of the 17th National ADHD Awareness Week. This webinar is brought to you by the ADHD Society of the Philippines, the National Council on Disability Affairs, the Department of Education, and Miriam College's College of Education in partnership with Lenovo Philippines, Smart Communications, and Colony Design. I'm Fiel John Maria. I am an adult diagnosed with combined type ADHD, and I will be your moderator for today. Okay, so here with us this morning for our second webinar is Mr. Rizalio Sanchez, okay? And he's from the National Council of Disability Affairs. Specifically, he's the current Information Officer 5, Division Chief of Information, Education, and Communication. Before that, he was the Regional Programs Coordinator for the NCDA. And he has a doctor in public administration from the Polytechnic University of the Philippines, a master in public administration from the Polytechnic University of the Philippines as well, a certificate in public management development program, middle manager's class, Development Academy of the Philippines. And he is a person who has helped author some of the PWD relevant laws, such as the ND Resolution Number 011-2001, the resolution adopting the establishment of the Office of Persons with Disabilities Affairs in every local government in the Philippines. So without further ado, I'd like to introduce our next speaker, Mr. Rizalio, Mr. Zaldi Sanchez. Sir Zaldi, good morning po. Hello, good morning, Piel. Thank you very much for that kind of introduction. Kahit maulan tuloy ang ating lecture webinar as we celebrate National ADHD Awareness Week celebration. No, maganda pagkakataon ito kasi sabi ninyo, ang dami nating na-reach ng mga tao globally, nationally, nationwide, no? And this is a very favorite time for us siguro kasi lahat nasa bahay ngayon at this time of pandemic, lalo ngayon umuulan dito sa atin sa Metro Manila. So my topic today is about the Philippine laws and policies on the rights of persons with disabilities, no? So there are a number of them, but we always revisit and monitor the implementation, how strong, how weak, ano ba ang impact nito dito sa ating mga persons with disabilities. No? So I'll start with this international law. This is the United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities, which the Philippine government has ratified, no? It says it sets out the legal obligation on states parties to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedom by all persons with disabilities and to protect for their inherent dignity. Sabi ni Phil kanina, palagi siya na binubuli or palaging tinutukso ng maliit pa siya, no? And the same thing with other persons with disabilities. Kasi iniiwasan na natin dito yung mga bullying na yan, mga vilification in other forms of discrimination. So under this UNCRPD, UNCRPD for short, it marks a paradigm shift in attitudes, in approaches to persons with disabilities. Binago na natin ang paningin natin sa mga persons with disabilities. They are not viewed as objects of charity, medical treatment, in social protection, but rather as subjects with rights who are capable of claiming those rights in making decisions for their lives based on their free and informed consent as well as being active members of society. Kaya binibigyan natin ng pagpapahalaga. Imagine how many persons with disabilities do we have all over the world. 15% of any given population are considered persons with disabilities. Those with apparent and non-apparent disabilities, kasama po yan lahat. Kaya umaabot po ng 1 billion ang population ng persons with disabilities all over the world. And talking about the Philippines, we have more than 100 million people here. And about 15% of them are people with disabilities. Kasi kailangan natin ma-recognize sila. No? Let's recognize them and give the appropriate assistance and services that should be afforded to them. Kaya po, ang ating mga government agencies directly or indirectly in the service, no? Kasama po yan. Kasi we are a state party to this international treaty, no?
And the date of adoption by the UN was December 13, 2006. No? And it entered into force in May 3 of 2008. And our ratification was September 25 of 2007. So ano ba nangyari after our ratification? Nasunod ba natin itong 17 explicit rights under the UNCRPD, which under Article 5, sabi dito, equality before the law without discrimination. Ilang beses na na-discriminate ang mga people with disabilities, not only those with ADHD, but many others as well. And then Articles 10 and 14 talks about the right to life. Ah, simula pang mabuhay tayo, pinag-uusapan na ang karapatan natin dyan. Yung liberty, kalayaan, and security of the person. Are you secured, persons with ADHD? No? Nasi-secured ba sila dyan sa inyong barangay? Dyan sa inyong bahay? By your own family? The equal recognition before the law and legal capacity under Article 12. Pag mayroon ba kayong mga usaping legal, nabibigyan kayo ng legal assistance, legal counsel by government public attorneys, no? And then freedom from torture, ay sabi ni Dr. Francis, palagi siyang pinapalo ng kanyang daddy nung maliit pa. Mali po yun siguro, no, nung mga panahon na yun, no? And lalo na sa ngayon. And freedom from exploitation. We're talking here of freedom, hindi lang yung dalawang articles dito. Freedom from torture, freedom from exploitation, violence, and abuse. Ay, ang dami pong naaabuso dito sa ating mga kapatid na mga may kapansanan, no? And then under Article 13, it talks about the right to respect physical and mental integrity. Kaya bawal po yun yung mga bullying, mga vilification, ridicule against persons with disabilities. And then freedom of movement in nationality. Persons with disabilities can go anywhere they want, no? As long as they can do it by themselves or with the companions of anyone, family members or friends. No? Under Article 19, it talks about the right to live in the community. So, nandyan po tayo sa ating mga barangays. Karamihan po niya nandyan sa ating mga barangays. No? And we're talking here also on the freedom of expression in opinion under Article 20. So, wala pong dapat humadlang sa sinasabi ng mga taong may kapansanan na hindi derogatory, no? Kung ano yung opinion niya, yung saloobin niya, liba yung mga needs niya na ine-air yung kanyang mga hinaing doon sa mga kinauukulan na ahensya ng pamahalaan or anyone that they believe could give yung hinihingi nila, it's fine, no? And then we're talking here of respect for privacy. Yung pong mga taong may kapansanan, hindi natin basta-basta tatanungin ano ba nangyari sa iyo, bakit na disabled ka. No, it's not the proper way, no. Mayroon tayong batas dito, yung Anti-Privacy Act. And under the UNCRPD, it's very it's recognized that the respect for privacy should be done also. And then on Article 23, it speaks of the respect for home in the family. Yan po. Madalas dyan sa ating mga communities, sa mga rural areas. For example, mayroon dyan mga nanunukso. Sabi, ay, pamilya ni Bulag, pamilya ni Pilay, pamilya ni Pipi, pamilya ni ADHD, pamilya ni mental disabled. No? Mali po yun, mga ganong labeling at panunukso sa mga taong may kapansanan, lalo na sa kanilang pamilya. And then the right to education, saya nga po, I was supposed to suggest na magkaroon sana tayong webinar din, the right to education, para doon naman sa, hindi lang doon sa basic education ang pag-usapan natin, sa tertiary education. Kasi most of our parents, no, are hard up in financing the education of our students with ADHD. Kasi po, mayroon na tayong tertiary education subsidy being provided by the UNIFAST, an attached agency of the Commission on Higher Education. No? Libre po yun. And then the right to health. Yan,
mahina tayo dito sa right to health kasi wala tayong mga specialist na galing sa ating government, sa Department of Health, no? Hindi tayo nabibigyan ng mga tamang services by the government doctors on how to assess, how to diagnose this kind of disorder, no? Yung ADHD na yan. Kasi mahirap eh. Hindi mo, by a mere glance of a person, hindi mo masasabi ka agad kung talagang mayroon siya noon. No? So it takes an assessment, efforts and time. No? And then the right to work under Article 27, ilan na po ba ang mga may ADHD na nagtatrabaho ngayon? Sustainable ba ang kanilang employment? Tama ba ang mga benefits? Tama ba ang mga pasweldo, compensation, remuneration? And then under Article 28 naman, you're talking here yung adequate standard of living, mga social protection services po ito ng government. Eh, yung mga poor families na may ADHD na kasama ba doon sa mga ating poor peace na sinasabi ng DSWD? Nandun sa listahanan kung tawagin nila. Okay. And then on Article 29, you're talking here of the right to participate in political and public life. Pag sinabi natin political life, do they have the right to suffrage? Nakakabuto ba sila? Nakaka-register ba sila during election time, election period? At yung public life naman, nai-employ ba sila sa mga government agencies, government entities, o any government agency office for that matter? May mga qualifications ba sila? Pumapasa ba doon sa civil service examination para ginagarantiya ng state na if you are ineligible for civil service, you can have sustainable employment hanggang retirement age mo. No? And then the last of the 17th explicit rights is the right to participate in cultural life, recreation, and sport. Dito po, ayan, si Ma'am Vivian, alam na alam yan. Kasi nagkakanda kaming mga seminars on how to assist guests with disabilities doon sa mga tourism establishments. Tingnan mo naman, nakaka-avail ba kayo dyan ng yung accommodation nyo pa lang, halimbawa sa hotel, sa restaurant, sa resorts, and then are you provided with the 20% discount? Pagdating naman sa sport, ay ang daming nagre-reklamo po kasi ang mga persons with disabilities are not fully included doon sa mga sports activities natin. For example, ADHD, napapasama ba yung mga estudyante dyan sa mga palarong pambansa? Yung Philippine National Games, tapos yung mga regional sports competition natin, para games, no? Tapos yung Paralympic Games, napapasama ba dyan ang mga persons with ADHD? Kaya yan, didiskubrihin natin bakit nangyayari yung mga ganong hindi full participation sa mga persons with ADHD and sa kabuuan persons with disabilities. Kasi kinagarantiyahan po yan dito ng international, ng United Nations. And as a state party, this form part of our law of the land. Kaya dapat sundin po natin itong provisions ng UNCRPD. Now, we come to our national laws dito. Tingnan natin, let's examine again, ano na ba ang mga nangyari dito sa implementation ng Republic Act 7277. This is an act providing for the rehabilitation of persons with disabilities or the Magna Carta for persons with disabilities. Dito po sa first chapter, yung employment, ang sinasabi po dito ng batas, 5% ng total workforce ng government or any private company should be reserved to qualified persons with disabilities. Pero may amendment po ito. So sunod natin i-discuss yan. No? And then the right to education. Pumapasok tayo doon sa mga special education program. But now, by virtue of that Salamanca Statement of Special Needs Education, in Incheon Education 2030, yung SDG Sustainable Development Goals, dito na tayo pumapasok sa inclusive education. Kasi po ang kailangan, hindi na special education. This is a universal mandate
na dapat lahat ng mga schools natin, whether public or private, should implement inclusive education. Sa isang classroom, dapat mayroon ka dyan ng mga kasamang may disabilities. And yung mga teachers natin should be knowledgeable doon sa pag-handle sa kanila. For example, ang teacher may estudyanteng deaf na regular teacher siya. He or she should know sign language to deliver the lecture to that student with a hearing impairment or one who is deaf. No? And then sa health naman, kailangan comprehensive po ang ating delivery of services, and this is being spearheaded by the Department of Health. No, kailangan mayroon tayong mga pre-screening. In fact, mayroon na tayong mga batas dito. Hindi ko na isinama dito kasi medyo hindi masyadong maganda ang implementation noon. Yung newborn screening, newborn hearing screening, wala pa akong nababalitaan ng mga nabigyan ng tamang services pagdating sa mga ganung bagay. And then sa auxiliary social services naman, the Department of Social Welfare and Development is the lead agency. So dito, under auxiliary social services, kailangan po mamigay sa ang gobyerno through the DSWD ng mga assistive devices. Ito po nga assistive devices, example dyan, itong mga white cane, napakamura lang yan. Pero hirap na hirap ang gobyerno natin. And then may mga wheelchair pa na kailangan. Ang ADHD naman siguro hindi masyadong nangangailangan ng mga assistive devices, ano? But doon sa mga may hearing impairment or yung mga deaf na gustong gumamit ng hearing aids saka yung gustong magpa yung cochlear implant, no? So napakamahal po ng mga gadgets diyan. So and I understand yung mga families, the parents could hardly afford to provide that financial assistance, no? And then under the telecommunication provision natin, this is ito pong numbering na to based on the chapters ito, ano, Magna Carta, chapter 5 po yan. Ang kailangan po sa ating mga broadcast network, yung television network for example, dapat mayroon po tayo nitong sign language interpreting inset para naman yung mga deaf viewers natin, deaf publics who are watching yung TV program, lalo na yung mga significant program or events like for example, the Zona of the President, para maintindihan naman ano bang sinasabi nitong presidente na to para sa aming sector, sa aming grupo. Kasali ba kami dyan? So yun ang essence ng inclusion ng mga persons with disability to the mainstream of society. Lahat naiintindihan nila kung ano yung mga pinag-uusapan sa ating gobyerno, sa pribadong sector, and all over the world. No? Pagdating sa hindi lang usaping disability, but to all aspects of human endeavors. And then under doon sa chapter 6, yung accessibility, nilalagyan natin, nire-require natin yung mga public buildings, no? Or any building or establishment for public use, mayroon siyang accessibility features, no? Kailangan may ramp yan, basic features. At least there are 7 of them. Mamaya, ipipresent to them. And then yung political and civil rights. Yan, the right to suffrage sa mga taong may kapansanan. No? Kailangan. And then civil rights, yung to hold rallies or assemblies, join the processions, that falls under this chapter 7 of the Magna Carta for Persons with Disabilities. And very important, under the law, it prohibits discrimination against persons with disabilities. Kaya po, nagiging criminal liability ang violator nitong ating Magna Carta na to. Kasi ini-impose yung mga penalties, no? So, susunod natin. So, ano ba yung dapat iwasan natin ng mga discrimination? O yung employment. Pag nag-apply ang isang PWD o ang ADHD sa isang private company, wag nilang sasabihin outright, we're not accepting people with ADHD or applicants with ADHD. No? Kasi that is tantamount to direct discrimination of a person applying. Tapos mayroon pa dyan yung mga requirements na sabi, must be 18 years old, mga handsome, beautiful. Hindi yon mga kailangan. Kasi
inalis na rin yan ng Department of Labor. And then prohibition on discrimination doon sa mga public transportation natin or doon sa mga shuttle services. For example, you're going to a resort or mayroon kayong mga out-of-town activities. Tapos sinakay kayo, mayroon nag-shuttle sa inyo, and then hindi kayo pinasakay, wheelchair ka, eh, dahil ang dahilan niya ay walang ramps yung sasakyan. No, they should find a way. And then the use of public accommodation and services. Ito na yung mga sa restaurants, sa mga hotels, and other establishments, pati sa mga malls. Kaya po ang ating mga malls ngayon, friendly na yan sa mga shoppers with disabilities. Okay. Now, ito po yung binabanggit ko mga penalties for violation of the law. Imagine, ang taas po, ano? For the first offense, first violation, a fine of not less than 50,000 pesos but not exceeding 100,000 pesos or an imprisonment of not less than 6 months but not more than 2 years or both at the discretion of the court. Hmm. Pera o panyan, selda, no? Ang pipilian mo dyan, no? And subsequent violation, a fine of not less than 100,000 pesos but not exceeding 200,000 pesos or an imprisonment for not less than 2 years but not more than 6 years or both at the discretion of the court. No? Pabigat. Pabigat ng pabigat ang penalty for succeeding violation. And then doon naman sa mga tao who abuses the privileges, ay ang daming nag-abuse ng ating mga issued IDs. No? I hope yung mga taga-ADHD, yung mga may ID dyan, sana hindi nyo nagamit ng mali. Ano? Kasi mayroon ding penalty for those who abuse the privileges provided in the law. You have a penalty of imprisonment for not less than 2 years or a fine of not less than 5,000 but not more than 50,000 pesos or both at the discretion of the court. Kaya po, noong pumutok yung mga abuso nito, yung mga misuse, abuse ng ating mga IDs, may mga fake pa, no? At yung mga iba daw ay binabayaran. Well, that is for free. Wala naman tayong ini-impose na payment dyan pag-apply mo ng ID. Wala po yan sa LGUs. And then marami pang mga unnecessary kasi mga requirements which are not within the guidelines na ginawa ng NGDA. And then for those corporations or organizations or any similar entity, sino po ang directly liable? It should be the officials. Halimbawa, yung CEO nila, the president, or anyone on top of the company. Kasi po siya ang nag-approve ng mga discriminatory policies, kaya po siya ang directly liable doon for violation of the Magna Carta. And then for any alien, foreigner, immediate deportation without further deportation proceedings. As long as ipapadakit natin in any judicial or quasi-judicial body ang violation nitong foreigner na to. Kasi kung halimbawa, ang foreigner na ay US citizen, madali po yan kasi yung counterpart natin, and besides, mayroon tayong treaty sa kanila, ano ba yung tawag doon, na madali silang mahuli kung sakali man na siya ay tumakas dito, iniwasan niya yung kanyang obligation. Kaya hindi binayaran yung empleyado niyang may disability for 6 months or 1 year, no? So pwede po yan na ganung sitwasyon, no? Okay. Now, let's go to the amendment of Republic Act 7277. Yung Republic Act 9442. This law grants 20% discount privileges to persons with disabilities on the following: yung utilization of services in hotels and similar lodging establishments. Kaya po, pag nagkanta kami ni na Ate Vivian ng seminar on how to assist persons with disabilities in the, for tourism frontliners, no? Takot na takot dito yung mga taga hotels, restaurants, kasi pag hindi sila sumunod diyan,
pwedeng ipasara yung kanilang establishments. Outright po yan. Hindi mahaba ang complaint na gagawin ng isang PWD dyan o kung sino man na biktima. Outright kasi mabilis umaksyon ang Department of Tourism. So again, doon naman sa mga admission fees sa mga theaters, sa mga cinema houses, mga concert halls, entitled po yan. No? Pero my friends, hindi pa po dito full 20% discount ang binibigay. No? Sa aking palagay dito, kasi base doon sa mga nire-report sa amin, umaabot lang siya ng more or less 8% kasi may VAT pa. No? Pero i-expound natin yan later as we go on with my presentation. And then purchase of medicines in all drug stores. No? So lahat naman ng PWDs binibigyan, lalo na dyan sa Mercury Drug Store, kasi takot na takot yan, natalo na sila sa kaso hanggang Supreme Court regarding the provision of 20% discount sa PWDs. No? Okay. Now, ito pa, yung additional provisions. Doon po sa medical and dental services, including diagnostic and laboratory fees and professional fees of attending doctors in all private hospitals and medical facilities. Yan. Si Dr. Francis, pwede po magbigay dito 20% discount. Dr. Francis, nandiyan ka pa ba? And then other one, medical and dental services including the sa mga laboratory fees naman, such as but not limited to x-rays, computerized tomographies, scans and blood tests, no, in all government facilities in accordance with the rules and regulations issued by the Department of Health in coordination with the PhilHealth na ninanakaw na yung ating pera dyan sa PhilHealth. And then discounted fares for domestic, land, air, and sea travels. So 20% din po yan. Ano? Basta dito lang ang pinag-uusapan natin, domestic destinations lang. Yung mga overseas, hindi po covered nito. No? Okay. Kasi ang batas na ito, mag-a-apply lang dito sa Pilipinas. Okay. Now, ito pa yung another provision. Yung pinalitan dito sa batas na to is yung term doon sa person with disability. No? Hindi na natin ginagamit yung disabled person, but person with disability. No? But hindi natin kasi nilagay ko lang yung acronym, but hindi po natin inuobliga na PWD palagi ang gagamitin natin. No? Palaging spell out nyo. Sabihin nyo yung buong phrase, person with disability, persons with disability. For example, kung alam nyo na, alam na natin, yung specific category or type of disability, person with ADHD, it's fine. Legal ang term na ginagamit. Person with autism, person with congenital impairment, person with visual, persons with visual impairment, no? Persons with orthopedic impairment, persons with Down syndrome, persons with hearing impairment or deaf. Pakitake mo dyan po ang ginawa ko pong capital letter D yung doon sa word na deaf. Kasi pag nakausap nyo ang mga deaf persons or isinusulat mo yung word na deaf, you're pertaining to them, nagagalit po sila. Kasi pag ginamit mo ang small letter D, it pertains to the medical terminology lang yan. But if you use a capital letter D, ang ibig sabihin yan, there are persons who belong to a community of people who have this kind of impairment. No? Kaya po, yun ang distinction doon sa dalawang usage, using capital letter D in using small letter D. Tama po ba, Ma'am Vivian? Oh, yes. Okay. So, persons with intellectual disability. Yan po, ang mga sample lang yan. Basta person first language lang po ang gagamitin natin. No? Para safe tayo. Wala tayong maapektuhan na mga tao. And then, yung using na differently abled, physically challenged, mentally challenged, let's avoid that.
Wala yan sa ano to, disability parlance. Kinukundi na yan ng mga taga-United Nations. Why do you use that word, phrases? Kasi tayo, we can also be called differently abled. Tayo mga able-bodied. No? For example, you're going up a tree. Ang ulo mo nasa baba, ang paa mo nasa taas. So you're performing differently. Kaya you can be called differently abled. No? So sa mga persons with disabilities, let's use to person first language. That is a sign of respect for them. No. Kasi kailangan irespeto natin. Kasi tingnan nyo, ano pang sinasabi dun sa UNCRPD? Recognize for respect and recognition for persons with disabilities. Kahit na dito sa Magna Carta natin, no? Respect for persons with disabilities. Okay. Now, ito pa, yung prohibitions under Republic Act 7277. Ano ba ang dapat nating iwasan? Yung ridiculing a person with disability. In what is ridicule? As defined in the law, it is an act of making fun or contemptuous imitating or making mockery of persons with disabilities, whether in writing or in words or in action due to their impairments. Iwasan po natin yung mga ganitong gawain. Kasi kung tayo naman, walang kapansanan. Kung gawin din sa atin yan, masakit din po yun. No? Pagtatawan, gagawin kang katatawanan. I-insultuhin ka, lalo na sa publiko. No? O kaya, alimba, isang PWD sumali sa isang TV show, no? O cultural show. Tapos pinagsisigawan siya, no? Ginawang katatawanan. At yung iba naman, mapagsamantala, no? Mayroong mga gumagamit sa mga PWDs para pagtawanan upang kumita, no? Meron yan, mga nangyayari yan sa mga probinsya. Marami na po kong na-experience yan. Nung pang bata pa ako, wala pa ako dito sa NCDA na to. Ang dami pong na-encounter ko. Hindi ko akalain dito ko hahantong sa ganitong agency of the government to promote the rights and dignity of persons with disabilities. And then, ano pa ang dapat nating iwasan? Itong deliverance from vilification. And as defined in the law, this is the utterance of slanderous and abusive statements against a person with disability. Yan, madalas tayo, diyan pa lang sa bahay, minsan minumura tayo, no? O sinasaktan pa rin, no? Tapos hinihiwalay doon sa other members of the family, no? Lalo na yung mga may severe disability. And then the other definition, sabi doon sa batas natin, this is an activity in public which incites hatred toward serious contempt for or severe ridicule of persons with disabilities. Yung labis na panlalait sa mga taong may kapansanan. Ano? Yan, yung mga bullying, isa na yan. Ang iinsulto o nagkamali yung ADHD, nang sagot niya inside the classroom, binubuhan siya ng kanyang mga classmates, including the teachers. No? At palagi siya nga sinasabihan ng teacher, "Oy, ang bobo mo naman." O, yung pala ay may intellectual disability, yung tinatawag nating mental retardation. Kaya po mahalaga ang ating mga eskwelahan before admitting yung mga bata with or without disability, hindi nila sinususpect na may disability, importante po yung medical assessment, no? Requirement po yan. And I don't know with the other schools kung nire-require po nila. Para yung teacher naman, alam niya, yung ibibigay niyang lesson, ay lalo na ngayon online ang ating mga learning. Paano yan magagampanan ngayon, no? So anyway, marami pang dapat gawin tayo dyan, ang gobyerno. Now, there is another amendment. Ito yung Republic Act 10524. Another amendment of Republic Act 7277 na magkaroon siya ng 1% the employment doon sa mga government agencies, offices, or corporations. I-reserve yung 1% doon sa qualified persons with disabilities, no? Kasi po doon, sabi ko sa inyo earlier, under Republic Act 7277, 5% po yon. Napakataas yon. Hindi yon kaya ng any governmental or states.
anywhere in the world. Kasi sa Japan nga po, 1.3% ang total workforce na yung kanilang ni-implement doon. Kasi pag na-comply mo yung 1.3%, for example, you're in the private company, bibigyan ka po ng grant. Whereas kung hindi mo yun ma-comply, kukolektahan ka ng levy. Kaya there is a grant and levy system doon sa Japan, no? Natutunan ko po yan when I had a training on vocational rehabilitation and employment way back in 1994 pa. At ang dami naming private companies na napuntahan doon. Alam mo, yung nagko-comply talaga yung mga malalaking companies at sila yung nakikinabang ng grant. Whereas yung mga maliliit na hindi nakaka-comply, sorry ka na lang, kukolektahan ka talaga ng levy kasi ang batas sa kanila ay batas. No? Walang mga excuses doon, walang mga alibi. No? Oh, dito naman sa private corporations naman, there is also a provision under the law that requires yung 1% din for every 100 employees, 1% din. Kaya sa 100, dapat mayroon kang isa talaga dyan. And who are the mandated agencies? So the Department of Labor on the part of the private companies. Kasi po ang Department of Labor, nag-i-issue po sila ng certificate as to the yung skills ng mga persons with disabilities. And then on the part of the government, the civil service, NCDA, the Governance Commission for Government-Owned and Controlled Corporations, no, including the DOH, DSWD, DIR, puro po yan kasama. Ano po ang ginagampanan ng DOH naman dito? Ang DOH, sila po ay nag-i-issue din ng certification as to the physical fitness of a person with disability. Kasi po, hindi naman ang PWD, hindi naman yan medical subject or object. No? Yan na yan ang pagkabata nila doon na sila na nung pinanganak sila, dala-dala na lang yung disability. Kaya, kumbaga sa ako, sanay na sila doon sa kanilang mga disability. Alam nila, no? And ang kailangan na i-augment natin, bigyan din natin ng opportunity, no? Na matuto, ma-educate, tapos ng elementary, high school, hanggang college, and up to the extent na kaya pa nila. And then yung DSWD naman, ano bang ginagawa nila? Ayan, yung mga auxiliary social services, yung mga support services. And yung BIR naman po, kaya kasama dito, kasi pag ikaw private employer ka, kukumputin doon yung mga tax incentives mo. For example, you're employing a person with disability in your private company, you are entitled to 25% tax deduction, no? Imagine kung ikaw ay nag-i-employ ng 10 persons with disabilities. Ang employment po dito ay yung permanent, ha? Hindi po ito yung mga pag-hinire mo ngayong October, by November wala na. Hindi kayo makaka-avail ng tax incentives. Dapat yung continuing, no? Kasi ang claim ng tax incentives mo in the ensuing year, kung ano ba 2020 na nag-umpisa ka ng mag-hire, January 2020, and then you can avail yung tax incentives mo by 2021 pa, yung tax year 2021. And then, maliwanag po yan, ha, 25% ang pwedeng ibigay sa'yo as a private employer. And meron pa 50% tax deduction doon sa expenses incurred in the repair of your workplace in order to accommodate your employees with disabilities. Excluded po yun yung nandun na nakalagay sa ating accessibility law. Yung mga ramps na yan, kung magkano ang ginastos mo, hindi po yan kasali kasi nasa batas yan, mandatory po yan. O yung mga handrails, o kaya yung mga parking slots, yung mga signages mo, pag naglagay ka noon yung expenses na incurred mo yun, hindi po yung tax deductible, no? So pero pag halimbawa bumili ka ng elevator, gumamit ka, nag-install ka ng elevator diyan sa iyong private company o sa building mo, kasi ang elevator mo halimbawa it cost 1 million, no? Mayroon kang nakalagay doon ng mga audio para doon sa mga blind users, blinking light for the deaf, tapos naka-braille pa yan sa loob at labas, no? So entitled ka ng 50% tax deduction doon, no? Kasi wala po yun, hindi yun nakalagay doon sa ating accessibility law. Hindi ka required doon
under that Batas Pambansa bilang 344. Okay. Now, another amendment na naman ito doon sa Magna Carta. Ito po yung sinasabi ko kanina, i-compare mo doon sa Republic Act 7277 na more or less 8% lang ang na-avail na diskwento ng mga persons with disabilities. Now, under this amended law, yung Republic Act 10754, full 20% discount na yan. Doon sa nabanggit ko kanina, same din yan, yung fees and charges relative to the utilization of all services in hotels and similar lodging establishments or restaurants and recreation centers. And then yung mga binabayad natin sa mga theaters, purchase of medicines, no? Hindi lang po, for example, ang mercury rug, isa sample ko lang, kasi hindi lang po medicines ang binibigyan nila ng diskwento dito. Pati yung mga assistive devices nila, yung mga wheelchair, crutches, o ano pa man na available dun sa kanila mga drugstores na yan. Binibigyan po ang PWDs yan, no? Na nagkaroon na sila ng leksyon kasi hindi nila masabi na sila din mga kailangan dito kung magkaroon ng disability sila o ang any member of their family. No? Yung medical and dental services, kasama po yan. No? Laboratory fees, dapat meron ka ring full 20% discount. No? And then, ano pa? Medical and dental services. Ito po yung nakadagdag, ano? Naka-highlight po dyan sa blue-green na yan under our amended law. Yung mga taxi, kaya mapapansin nyo po, dyan sa mga windows, yung salamin na nandyan sa side, sa right side natin pag nakaupo tayo sa loob, meron dun 20% discount sa mga PWD, senior citizens. Tapos yung mga AUVs natin, mga shuttle services, yung mga school Seattle services, entitled dyan mga PWD students pag sumakay or mag-hire sila doon. And then ito naman din, idinagdag din yung funeral and burial services for the death of the person with disability. So sino po ang pwede mag-claim noon? Siyempre yung gumastos na family member or a friend, sino man yan. No? So ano po ang coverage nito? Yung purchase ng casket, kabaong, or yung urn, eh, yun, usong-uso ngayon yung mga namamatay na sinusunog na, no? Yung cremation at nilalagay na sa urn dahil bawal sa ating kasalukuyang panahon na ibabaon mo doon or ililibing sa cemetery dahil sa COVID. And then kasama po dyan ang embalming, no? Yung hospital morgue services, transport of the body to the intended burial site in the place of origin. Pero hindi po kasama yung doon sa bayad sa mga memorial lots, ano? Including yung obituary publications. So hindi naman natin kadalasan, hindi na natin pinapapublish sa mga newspapers kasi malaki po ang binabayaran natin, and ang ginagawa na lang natin, i-post na lang sa Facebook, libre pa at marami pong nare-reach ng mga kamag-anak and friends. So okay, now ito pa. Yung educational assistance natin, ayan, pag-umpisa sa primary, no? Secondary, tertiary, up to the post-tertiary, including vocational education, vocational technical. Alam nyo po, yung binabanggit ko kanina, yung sa tertiary education subsidy, yung universal access doon sa financial education natin, bago lang po ito, eh, nasa second year of implementation lang sila. At pwede po doon yung mga estudyante natin na may ADHD, no? As long as nasusunod nyo po yung mga criteria, no? Yung tapos yung qualifications. So as long as ang priority dito yung mga nasa listahan na ng DSWD, yung mga beneficiaries ng tinatawag nating 4Ps. So may mga other government agencies, may mga scholarships tayo. No? And then ang educational assistance natin medyo malawak po ito. At
Mayroon tayong subcommittee on education sa NCDA at tinitingnan natin yung kanilang accommodation. For example, dyan sa mga eskwelahan, sa mga science high schools natin, Philippine Science High Schools, no? Na-accommodate ba dyan? Na-admit ba dyan ang mga estudyanteng may ADHD, may disabilities? No? Kaya in-invite po namin yan. And then yung Early Childhood Care and Development Council, dyan naman pagdating dyan sa ating mga daycare centers, yung mga preschoolers, yung bang mga kids, toddlers with disabilities are accommodated doon sa ating mga daycare centers niyan, administered or run by the local government units or other government agencies. Now, dito pa, mayroon pang privilege ang person with disabilities. Grant of special discounts in special programs. Yun yung mga grocery items natin, entitled po ng 20% discount. Pero yun lang po naka-stipulate doon sa booklets na ini-issue din pag-issue din ng PWDID. And then provision of express lanes for persons with disabilities in all commercial and government establishments. In the absence thereof, priority shall be given to persons with disabilities. Ayan, ang dami nating mga government agencies. For example, mag-apply ang PWD ng passport sa Department of Tourism. Department of Foreign Affairs, sa consular office nila. So, pag nakita na PWD ka, apparent ang disability, automatic yan, ituturo ka doon sa courtesy lane. Tapos, pag non-apparent, tulad ng may ADHD, ipakita nyo lang po ang inyong ID na PWD. PWD kayo. Ililid po kayo doon sa priority or courtesy lane. Yan po ang ating policy dyan. And then, doon naman sa mga empleyado ng gobyerno o private companies na during that period of employment nila, wala sila pa, at the start, wala silang disability. And habang nai-employ siya doon, nagkaroon siya ng disability, continuous pa rin ang mga benefits and privileges that should be provided by, for example, taga-gobyerno ka, GSIS. Meron pa dyan yung sa Employees Compensation Commission. And then yung continuous ang benefits mo doon sa pag-ibig. And doon na, ganun din po doon sa mga nasa private sector na na-e-employ yung mga PWDs. No? Yung SSS benefits ninyo, the same that should be enjoyed na nandun sila sa actual service. No? Kaya po, we must be aware dito sa mga rights and privileges, benefits of persons with disabilities as provided for in this law, Republic Act 10,754. Okay. Now, ano ba yung proofs of entitlement natin to avail of this 20% discount? Yan, yung mga PWD IDs natin issued by the city or municipal mayor or to some extent, yung mga barangay captain nag-i-issue na yung mga barangays natin. Kasi in some instances, mayroong mga malalaking barangays, lalo na dito sa Metro Manila. For example, dito sa Caloocan City, medyo hindi siya adjacent. No? Mayroon silang separate pandito yung North Caloocan. Mayroon po sila dyan na barangay na nag-i-issue na din sila ng PWD ID. So, ang issuance ng ID should be in accordance with the guidelines na pinapatiral natin. And then, ito pa, pwede magamit din yung passport of the holder na person with disability. At tandaan nyo po, wag nyo po nga ipapagamit ang PWD ID ninyo sa iba na hindi sila yun yung inisyuhan ng PWD ID. Kasi yun nga po, nabanggit ko kanina, you will be liable for violation of the law. No? May penalty din kayo na not less than 5,000 pesos but not more than 50,000 pesos. Pag may nag-complaint, lalo na yung establishment magko-complaint sa inyo. No? So, yan po. And then, ito nga, batas na ito, yung sa cancer law,
yung National Integrated Cancer Cancer Act natin as provided for under Republic Act 11215. Yung persons with cancer are now considered as persons with disability. Pero ang nilalagay natin dun sa PWD ID natin, hindi pa cancer. Ang nilalagay pa dun, yung outcome ng pagiging cancer patient mo. No? So for example, pag biktima ka ng cancer, naputulan ka ng paa, ang ilalagay dun sa PWD ID mo dun, orthopedic impairment. No? Hindi pa yung cancer as a disability. And hindi pa yun na nasama doon sa mga categories ng disability. And ang Department of Health naman, sila naman ang naatasan na baguhin po yung classifications ng ating mga PWDs. No? And dapat sundin natin yung nandun sa ICF ng WHO, International Classification and Functioning ng disability, ay bakit pa nag-invento ang Department of Health ng ganong mga classification na pipito lang. In fact, more than 20 po yan under the WHO ICF. No? So, hindi kailangan na mag-invento tayo ng sarili natin kasi this is a global program, no? Or yung identification and classification ng mga persons with disabilities. Okay. Yan. And then, ito na, yung binabanggit ko kanina na batas pambansa bilang 344 or the accessibility law. Ang title po, an act to enhance the mobility of persons with disabilities by requiring certain buildings, institutions, establishments, and public utilities to install facilities for persons with disabilities. No? Yung environment natin para malayang nakakagalaw ang mga taong may kapansanan. 1983 pa ito, hindi pa yata pinapanganak nito si Fiel, si Tina H. Na-invento ko yung pangalan na Tina H. Kasi nung nagbi-meeting kami, dalawang Tina ang nag-a-attend. Tina H. ng ADHD, Tina R. ng DOH. Okay. At si Ma'am Vivian, hindi pa nito pinapanganak eh. Alam ko eh, 1983 eh. 1990 yata siya pinanganak. Okay, wag ka na kukontra, no? Oh. Okay, ano sinasabi dito? Sabi, it requires certain buildings, educational institutions, airports, sports and recreation places, workplaces, and others to install and incorporate architectural facilities or structural features to enhance the mobility of persons with disability. Sa bagay naman, ang mga may ADHD, wala kayong masyadong problema dito sa mobility. Pero yung mga naka-wheelchairs, no, yung gumagamit ng mga gadgets tulad ng yun nga, wheelchair, tsaka yung mga crutches or yung mga white canes for the blind, kailangan po, dapat compliant sila dito, yung mga establishment. And then the purpose of which is to provide a barrier-free environment that will enhance the mobility of persons with disabilities so they can participate fully in the social life and in the development of society. Ay, alam mo po, ang mga PWDs, kahit hindi po kayo nagtatrabaho, nagbabayad ng taxes, nagko-contribute kayo sa income ng gobyerno. Sa anong paraan po? Eh, madalas kayo mamili dyan sa mga mall, sa mga groceries, no? O, mayroon value-added tax yun. Eh, di ba, indirectly, nagbabayad kayo ng tax sa government. Eh kung halimbawa, employed na rin kayo, directly, nagbabayad kayo ng inyong income tax. O ilang percent yun, napakalaki po yan, kinakaltas ng ating Bureau of Internal Revenue dyan. Both employed in the government and in the private sector. Kaya hindi natin masabi na you do not contribute fully doon sa economic development ng ating bansa. Ito po ang coverage or scope ng accessibility. Lahat na public and private buildings and related structures for public use. Yan, sa mga infrastructure yan. Pagdating sa public transportation, lahat na mga buses, jeepneys, trains, inter-island vessels, and domestic aircrafts.
Ang sinasabi po natin dito ha, basta domestic destinations lang, wala po yung mga overseas, no? Kasi ang batas na ito is applicable dito sa ating bansa, no? And then the streets and highways. So diyan sa mga pedestrian lane natin, lalagyan mo sana diyan ng mga cut curbs para naman yung mga naka-wheelchair may access to go on their own, no? Kung, lalo na pag wala silang mga assistant, personal assistant. And then yung mga public transport terminals nila, yung bus terminals natin dito medyo mahirap kasi wala pang masyado silang nilalagay or ini-install ng mga accessibility features. Unlike dito sa mga airports natin, yan, lalo na dito sa NAIA, meron na dyan mga toilets na talagang very accessible doon sa mga wheelchair users. Okay, ano po yung mga requirements? Ito po, basic lang po ang mga requirements. Although marami pa ito. So yung mga ramps, kailangan natin yan. So hindi ka gawa ng gawa ng mga ramps na wala sa specifications. Baka gumawa ka ng very steep ramp tapos nakaharap pa sa kalsada, hindi na yun tama, no? Baka sabihin ng gagamit nun, ah, suicidal ramp na ito. Eh, pag gumamit ako dito, pababa ako, nakaharap sa kalsada, may mga rumaragasang sasakyan, tuloy-tuloy ako dyan, no? So, dapat sinusunod natin yung mga specifications. Kasi dito po sa batas na ito, yung pinaka-booklet nito, nandun na po yung mga specifications. And then, ito po, meron tayong mga signages. Ito pong taong ito, this is the universal symbol of access. Apparent or non-apparent ang disability mo. Pwede mong maintindihan na ito pag pumasok ka sa isang establishment na yan, this is a friendly for persons with disabilities. Ito po, universal ito, anywhere in the world. Sa mga infrastructure, sa mga establishments, pati sa public transportation, nilalagay po yan, lalo na doon sa mga designated seats dyan sa ating mga public transport na utilities. And then may other signages pa. Ito po, pwede nyo magamit din ito, no? Yung mga sa hearing o kaya sa mga older person. Yan. Yan po, no? And then the other requirement, yung mga elevators and lifts natin. Kanina, di ba, binabanggit ko na dapat mayroong mga naka-braille dyan, naka-impose. Tapos yung mga blinking light, no? Dyan sa loob ng elevator, dapat lagyan yan, no? And then non-skid tactile flooring. Ano po itong non-skid? Para sa mga blind dito. Kadalasan makikita natin to lalo na itong yellow tactile flooring na to, yung pavement diyan sa ating mga stations ng MRT, LRT. Yan po ay para doon sa mga blind commuters, yung mga gumagamit na ng white canes kasi pag gumamit ng tungkod ang isang bulag, ibig sabihin oriented na siya sa kanyang destination kung saan siya pupunta. And kung halimbawa pupunta sa isang building tapos nandun na siya sa entrance, doon pa lang sa entrance mayroon ng nakalagay na pavement, yung non-skid tactile flooring, no? Yan, tuloy-tuloy na po yan kahit na hindi na yung magtanong. Pag natuntunan niya yan, alam na ang kanyang way in going around. And then mga toilets and washrooms natin, no? So, yan. Ang sisikip na mga entrance ng ating mga toilets, no? Hindi po yun tama kasi kung ikaw ay naka-wheelchair, you could hardly maneuver in going in going out. At kung nandun ka na sa loob, mahihirapan ka rin kung masikip din ang iyong yung cubicle kasi hindi ka makaka paikot or makakamaneuver din ng wheelchair mo. And then yung pag-transfer mo from the wheelchair to the bowl, no? Kailangan meron kang mga kakapitan, mga grab bars, no? L-bars, no? Kailangan yan. Kasi alam nga na magagapang ka dyan. And then yung ating mga restroom din, kung pwede, lagyan din na ito mga signages na ka-braille, imposed in braille, no? At
talking about itong mga naka braille na ito, hindi lang po ito dito sa mga infrastructure natin. Yung pera natin, may mga yung new generation currency natin, mayroon ng mga identifying tactile marks, no, yung mga banknotes natin, yung mga papel na pera. That was launched last July 21 this year. And then yung mga parking areas natin or slots, no? Exclusive po itong parking na ito sa mga persons with disabilities, whether you are orthopedically handicapped or not orthopedically. Yung ADHD persons, for example, pwede yung gamitin ninyo ito kasi walang sinasabi dito na pang orthopedically handicapped lang, no? Lahat pang lahat, pang kalahatan. For example, si Fiel, o meron ka, you are driving your motorized car and then you will park in this designated parking slot. You have the right, no, to use this parking space, no? O lalo na yung iyong sasakyan, kakabitan mo pa ng sticker na itong ganitong nakaupong tao. So that is now being respected by some malls, pero mayroon pa rin naaabuso, nakikipag-away pa rin yung mga persons with disabilities, no? So, but it should not be the case na makikipag-away palagi ang PWD dyan sa mga parking slots na yan. Ito, yung binabanggit ko dito sa ating mga toilets, no? Mayroon mga grab bars yan, no? At hindi lang po yan, mga grab bars na yan nilalagay kung saan man pwedeng puntahan ng PWD. Dyan sa mga walls ng ating mga building, no? Pwede niyong palagyan. At wag masyadong madulas ang mga flooring. Okay, now, ito na. Sino ang mga liable persons for violation of the law? If you're the owner or the operator of the building, establishment, or the structure, ikaw po ang number one na liable person dyan. And then, the contractor, sino ba ang nagkontrata upang gawin ang iyong building? And the architect who designed the building na hindi po pinakita doon yung mga accessibility features. And the engineer, whoever is that engineer, pwede kang civil engineer pagdating dun sa strength of materials, baka yung ginamit mo hindi nasunod yung pinag-specify ng architect dun sa halimbawa sa mga bakal, instead of using yung 1-inch diameter, ang ginamit mo ay 1/2-inch lang. So, liable ka dun. Yung sanitary engineer, pwede rin yung masangkot dyan kung na-involve siya dun, no? And then, itong building official, ito ang masaklap dito. Building official and other public officials in charge with the issuance of the building permit, the registration, certification, or inspection of the building or establishment. Kasi dito sa atin, alam mo, kahit saan talaga hindi na nawawala yung under the table. No? Sabi ng building owner, magpapatayo ng building. Engineer o yung building official, kung sino man yan. Kasi nakita ng building official na, ay sabi, kulang yung pan mo dito, drawing. Saan mo ilalagay yung rampa? Saan mo ilalagay yung mga handrail, rubber, yung toilet mo? Hindi tama yung specification mo na at least 0.80 centimeters. Eh, ito ang kitid, 50 centimeters na. Ay sabi, ito na. Pag-usapan na lang natin yan, ito na, naka-envelope na. So, bad practice. Hindi po yan allowed sa ating mga pag-i-implement ng batas. Okay, yan. Siguro tapos na tayo. Ito, sabi dito, ang penalty for violation is not less than imprisonment of not less than 1 month, but not more than 1 year, or a fine of 2,000 pesos to 5,000 pesos or both. Kaya po inaabuso yun. Nasabi, eh, eto, kunti lang pala yan eh. Dublihin ko pa yung 5,000 mo. Gawin kong 10,000 or even 20,000. Sige, pa-approve na lang nitong ko na to. Aking building permit, pirmahan na ni Mayor. No? Okay. So, pero, pwede pong ikarga natin din yung penalty as provided for under Republic 7277 kasi mayroon po tayong provision doon ng accessibility. Di ba? Remember, doon sa chapter 4 yata. Okay, now, sino ba ang liable na naman dito? No?
yung president, manager, or administrator ng building. O yung mga contractor, no? Yung president ng construction company or any official thereof, no? So sila po yun yung pwedeng i-penalize natin dyan. Sige. So I think that's all for my presentation, and I will leave you this quotation from an American singer. Bata pa ito eh, si Adam Levine from San Francisco, California. Sabi niya, ADHD isn't a bad thing, and you shouldn't feel different from those without ADHD. An American singer-songwriter Levine, Adam Levine, has imparted this to us, to all our friends with ADHD. So thank you for your time for listening to my presentation, and mayroon yata na kayong mga nakalaang questions. We will entertain them. So thank you, Fiel. Thank you to the ADHD Society. Thank you, Danny. Thank you, Tina. Thank you, Joe. And next year, I'm looking forward na magkaroon tayo ng ASEAN Conference on ADHD, kasi kailangan natin, ipalaganap natin ito. Kasi wala pa akong naririnig as far as ASEAN in sub-regional, kasi sa UNCRPD, yung ating mga partnerships with the sub-regional, regional, and inter-regional cooperation among countries of the world talking about ADHD. What is ADHD in their own country? What is ADHD in the US? What is ADHD in Europe? And what is ADHD in the ASEAN context? So I think that's all, and thank you very much. All right. Thank you very much, Sir Zaldi. That was a lot of information, syempre, no? But it just goes to show, I think, that the law does care, no ba, for people with ADHD. Hindi naman po kami na alienate from the PWD community. I know I've had meetings with you guys before sa NCDA. Okay. I feel at home. I feel just the same and accepted, di ba, with my condition, despite the fact that, you know, it may not physically manifest or it's not as obvious at first, di ba? We do know that the law applies and the privileges thereof apply just equally to people with ADHD. So yes, tama po kayo, Sir Zaldi. Meron po tayo mga katanungan na gusto po nating i-address, no? And these are things that are related to the law but not necessarily to certain things na ano, na discussed in the law, but you know, maybe your input would be very useful. The first one I'd like to point out to you, this is coming from a person named Sheen Cardosa. Sabi po niya, "Good morning. I wanted to ask if children or people with autism spectrum disorder or ASD are considered persons with disabilities. I'm asking because a while ago, I was asked to fill out a Census 2020 form. And under the checklist for PWD, there was no mention of autism spectrum disorder. Merely mentioned people with physical disabilities like blind, hard of hearing, or deaf, mute, lacking limbs. Does this mean autistic people are not recognized as persons with disabilities, or is the term PWD limited to people with physical disabilities?" So yeah, take it away po, Sir Zaldi. May input din ako dyan, but yeah. Sige, kasi medyo masalimuot talaga yan. Ano? Kasi doon sa identification talaga ng disabilities natin in the Philippine parlance, hindi po na-specify yung autism, no? But nilalagay nila doon sa pwede doon nilalagay nila doon sa may mga psychosocial or intellectual disability. It is not tama. Nagkakaroon ng misleading information. And ito nga yung wino-work out diyan, kasi hindi lang po siya si Ma'am siguro, hindi lang yung ating participant na nagtatanong niya. In fact, marami nang beses yan eh. And we are requesting talaga that the DOH to fast track yung pag-categorize ng mga disabilities natin. Kasi wala po talaga yan dyan eh. Kahit sino nga LGO, wala pang ini-issue na ang specific name of disability is autism or autism spectrum disorder. Wala po yan. Kaya nilalagay nila yon, yung nabanggit ko, pwede yun doon. Pumapasok siya doon sa mental disability. Pumapasok pa nga doon sa psychosocial. Kasi yun yung mga nakakategorize doon under our existing policy. And ako personally,
kinokondem ko rin yun kasi mali talaga yan. Diba? Pero I do want to point out that doon sa census form recently, meron namang slot doon nakalagay attention issues. So for people with ADHD, hindi naman nakalagay yung term na ADHD, pero kung may impairment ka when it comes to paying attention, learning, parang gano'n, nakalagay naman doon. So chinek ko na lang for me and my wife. Kasi pareho kaming may ADHD. So at least, you know, so it, parang ang dating sa akin is that the diagnosis or the label may not be there, but the impairment associated with it, parang andun na ata. Hindi ko lang alam kung nandun yung social, di ba? Which is yung ano, di ba, impairment associated naman with autism, right? So I'm not kumalala, but yes, at least yung ADHD part, lala ko may input naman, no? Actually, feel, alam mo, noong 2015 pa yun eh, hindi natututo talaga ang Philippine Statistics Authority. Right. And may nabanggit kang deaf mute. No, nabasa mo ba yun? Kasi ako, hindi ko pa natin. Hindi ko maalala. Yung ngayon, yung sabi mong finilapan mo. Alam ko may mga impairments doon. Hindi ko lang alam how they were phrased. So, hindi ko maalala. Kasi yung mga usage ng mga terminologies ko doon. Kasi hindi sila nagkukonsulta dito sa amin. Right. Sinabihan ko yan noong 2015 ang mag-launch siya ng yung 2015 Census of Population. Ang unang tanong ko doon, sabi ko, ano bang binibilang ninyo? Sabi tao. Tapos, nung mag-sagot siya ng tao, sabi ko, persons with disabilities were not included as one of your, kinukuha na inyong data. Wala yan dyan na nakalagay. Tapos ano pa sabi ko? Establishments. Sabi ko, tao ang kinukuha dapat dyan. Tapos ayaw pa akong papagtanongin nun. Ang gusto nila puro daw taga-media. Ay nung kinuhang ko yun, no, nung sinabi ko yun, wala lang, naulit na naman pala ngayon na yung mga pagtatanong nila ng type of disability, ganyan na naman pala. Sabi ko, hindi ko alam na inintimit na pala. Nalaman ko lang yan lately. Kaya sabi ko, wala yata katapusan itong mga issues na ito na pinapato sa gobyerno. No? At hindi na natuto. No? Kailan pa tayo matuto? Siguro, magkaroon talaga ng pan ito. No? Ang massive Dapat talaga magkaroon na ng specific dun sa terminologies and such. Diba? I do agree with you naman, sir. Sir, for the next set of questions, pagsasama-sama ko na lang yung mga concerns nila Kuya Manzano, Edward Amigo Almodiel, Lelani Flores Turdevant, at saka John Red Hilario Mendoza, because all of them have to do with the privileges given by the PWD card. So the first question is, saan ang mga bagay usually nagkakamali yung mga tao? Akala nila may discount dito, pero wala pala silang discount talaga. Like, tapos, pangalawa, ano ba yung mga bagay, mga common conditions na you would say na akala mo pwede pala maklasify under PWD, pero hindi? Kasi one of the questions here, sabi, is it mandatory in all businesses? Like, very vague sa akin yung all businesses. Pero tingin ko, for example, pag magpapakonstruct ka ng bahay, alam ko hindi applicable yon doon, di ba? Right? Tapos, nagtanong din dito, kung pinrescribe yung gamot at hindi siya gamot, vitamin siya. Vitamin, so. Na dapat ba ay considered siya? Tapos meron din dito yung mga conditions like psoriasis. Mm-hmm. Hindi po ba PWD yun? Mm-hmm. Tsaka ano ba yung nagiging parusa? Or may naparusahan na bang mga establishments for, you know, talagang violation? Mm-hmm. Okay. Yung unang tanong, Ken, yung tungkol doon sa ano ba yun, yung makaka-avail ba itong mga may psoriasis, for example, no? Tapos yung mga conditions pala, no? At yun nga, yung coverage kasi nito, malawak din eh. Nakalista doon yung mga pwede ninyo ma-avail doon sa booklets na binibigay yung ini-issue ng local government units. Pag hindi doon nakalista, hindi talaga yon i-allow. Parehas din yan sa senior citizens. And then, yung sa mga medicines naman, pag sinabi nating medicines, dapat medicines. Yung multivitamins, hindi po yan medicine. Kahit sa ang huskado kang makarating yan, ang interpretation yan, medicine is medicine.
vitamins is vitamins, no? Kaya hindi po yan nagbibigay talaga ang mga drugstores niyan. At ito naman mga establishments na yan, whether small or big, no? Halimbawa, pharmaceutical company or drugstore, sasabihin nila, ay maliit lang yung aming drugstore, hindi kami nagbibigay ng 20%. Mali po yun. Kasi establishments din sila, private establishments. Kaya kailangan bigyan mo ng diskwento yung taong may kapansanan as long as pinapakita niya yung PWD ID. Kasi nire-record nila doon yung mga pinupurchase nila para maka-avail sila ng mga taxes nila. Diba? Makabawas doon sa binabayaran nila ng taxes. Ay, kapag hindi pwedeng pumunta yung PWD, minsan nire-require nila ng authorization, which is sinusunod naman. Pero kung talagang yung iba naman ng mga generous establishments kasi naintindihan nila. For example, mga fast foods. No? Kahit hindi nakikita yung PWD, yan, basta pinakita yung PWD ID, they are given 20% full discount. Eh, medyo kwan eh, kailangan pa sigurong bigyan talaga ng massive information drive. At mayroon naman din mga kwantiel. Mayroon naman din tayo mga napaparusahan ng mga establishments yan. Basta as long as fully documented yung complaint. Kasi alam mo, mahantong ito sa kaso eh. Diba? Doon sa pinag-present ko ng mga batas na yun. Dapat, pag mayroon kayong complaint, legal complaint, ipa-file nyo dyan sa judicial body. No? Pwede yan dyan sa Department of Justice. Kasi in the first place, under the law, ang ating prosecutor dyan is the Department of Justice. And then kung wala kayong abogado dahil mahirap kayo, pwede naman din kayong mag-avail ng services ng mga public attorneys natin. Kasi under the Department of Justice, mayroon po silang standing order kahit na noong previous sa administration pa na yung public attorneys nila should provide free legal assistance and services to clientele with disabilities na mayroong mga legal concerns, no? Hindi lang yung sa pagpa-file ng kaso, kung magpagawa ng mga dokumento, kailangan ang abogado. So, they can also ask for legal assistance. So hindi lang yun yung to attend as their legal counsel during hearings. So kasama po yan, no? Kasi ang Department of Justice naman is a member of the governing board ng NCDA. Kaya nagiging proactive sila ngayon. Kaya po, for those who don't know yet, kailangan nyo mga mag-consulta din kayo dyan. Mayroon naman yung ating mga prosecutors dyan di Quezon City, lahat ng mga local government units dito sa Metro Manila, or anywhere, ha? Mayroon dyan Hall of Justice, nandyan po ang mga public attorney sa office, mayroon pa dyan. And kung hindi nila kaya yung taga-gobyerno, ako, na-experience ko yung sa legal aid ng Integrated Bar of the Philippines. Kasi remember, yung mga theft dyan na tinanggal dyan sa Luneta, yung mayroon dyan coffee shop dyan, tinanggalan sila ng trabaho, nag-file sila ng case sa NLRC, nanalo sila at inasistihan niya ng mga taga Integrated Bar of the Philippines. Oh, nice. Okay. So that does happen naman, okay? So our last question, it's going to be sort of combined also. This is about yung ano naman, yung privileges thereof as well. The other privileges na binibigay ng PWD card. One is accommodation sa school, I'm guessing. You know, this is from Philip Gina, right? Yung tanong niya has to do na may anak siya na may diagnosis of ADHD pero nagmamanifest in the classroom as anger. I mean, i-consider ba natin na PWD, and that's her question. And the other one has to do with parking slots, no? Right? You mentioned nga in you mentioned that in the middle of your lecture na kahit ako, I don't have a physical disability, I should have the right to park in the parking slot na nakalagay na PWD. But then again, I also encountered something in a social media page where there was a person na meron siyang non-physical na condition, so umupo siya doon sa ano ba to, doon sa PWD seat, sa LRT ata. Tapos, nung may isang super buntis ata, like 8 or 9 months advance na kailangan mo po, yung guard sort of asked him to leave. Tapos nagkaroon ng commotion. Siyempre, pinakita niya yung card niya, nagkaroon ng conflict, no?
So I guess same thing sa parking, no? But when it comes to situations like that na yung disability tsaka yung manifestation and also yung ano, you know, ano po ba yung masasabi niyong input sa mga ganyang bagay po, sir? And sa parking, ang daming tanong ka rin yung sa education na mag-abot din yun na, no? So, yeah. Kasi yan yung pinaglalaban ko personally at officially. Hindi ko tinatantanan yung ating mga nasa education sector. Kasi ang daming umiiyak dyan na susumbong dyan. For example, sa House of Representatives. Pero let's see. Kasi gusto ko din sana i-propose yung dito, Ken, dito sa ating webinar, this celebration. Kasi para makita natin kung saan talaga ang role ng mga schools natin pagdating sa accommodation ng mga students with the ADHD. Right. Pero kahit wala nga celebration ng ADHD, if you feel na kailangan talaga, ako gusto ko talaga magkaroon talaga ng kwantahid dyan ng webinar para sa ADHD on education, di ba? Kasi global pinag-uusapan, lalo na nung pag-umpisa ng pandemic, sino ang unang naapektuhan? Yung mga schools, no? Di ba tapos yung klase? Actually, sir, ano, next week sa October 22 po magsasalita ako for the NCDA. Oh, yun nga ADHD. Eh. Yeah. Oh, for, yun nga eh. Kaya so thank you for the privilege, no. So anyway, inalag ko na lang din, ano. But yeah, no, so I just want to tell you guys that the NCDA is not ignoring people with ADHD. I've always had very good relationship. The ADHD Society has always had very good relationship with the NCDA. Kasi talagang hindi kami na-ignore. I just want to tell you, no. Oo. Yeah. So, wanna appreciate that. Ayun ang pinupost ko talaga dito kasi yun nga eh, for the past few years, yung daw po, ang palagi daw na tinutulungan ng NCDA, yung mga may apparent disability. Sabi ko, sino ba nagsabi sa inyo? I disagree also as a person with ADHD. Like, you guys have been inclusive of the non-apparent, kumbaga nga, no? Uh-oh. That has been my experience, yes. Yeah, palagi nating iniimbenta. Sorry na lang dun sa nagsasabi sa atin na pananob yan, but we are doing our best. Yung collaboration natin dapat ma-intensify yan. Kaya sabi ko nga eh, sa'yo, ASEAN Conference on ADHD para mas malawak ang ma-reach natin. No? Para ayos. In ADHD Society. Iikpan natin. Make it happen. Oh, we will make it happen. Dito sa first quarter ng 2021, kung kakaya ninyo yun eh. Hindi naman tayo gagastos ng kwan dyan eh. Pagpatala ng mga sulat-sulat eh. Kwan lang yan eh. Email lang yan eh. Di ba? Eh, paano naman si Danny bago mag-exit yan sa ADHD yan eh. Kasi, para mayroon tayong malaking legacy dito sa ating organization. Di ba? I agree. Maganda yan kasi hindi yan na pag-uusapan, Fiel, dito sa ASEAN na sub-region ito. Yeah. Oh, simulan na natin yan. And that will be I'll suggest it to the board po ng ADHD, and I'm serious about that, na to take the ASEAN into account. And I think that our ASEAN neighbors would appreciate the collaboration din naman, di ba? So ganda yan, Malaysia, Indonesia, and such. Kaya nga yung sa diba sa autism nga nagkaroon ng ASEAN ASEAN network, at sino ang namuno doon? Pilipino eh. Pilipinas, yes. Ayaw mo ba lumpiyan na ikaw ang magiging head convener nito? No? Not for me, but you know, for me to learn and also to ano. But, yes, we'll try. We'll do that. No, maybe we can make that a priority. No? Yeah. Susunod na board membership. Yeah. Seriously, kasi ako rin I had the chance to interact with the ASEAN also, and we learned a lot from each other. No, from a PWD perspective, there was this talk na sa Manila before, and really opened my eyes that we could do a lot more good together, policy wise, intervention wise, culture wise, no. If we coordinate with the ASEAN members, ASEAN member groups, then so yeah, let's make that happen, no, Sir Zaldi. Okay? 3 days conference, ASEAN conference on ADHD. Yeah. Kailangan i-ano to, sir. Sa ganda, okay lang yan, NCDA yan. Okay. Sulat-sulat lang naman yan. Wala naman tayong tapos eh. Kung gusto ninyo na magkaroon ng income dyan eh. Pa-register kasi yung mga ibang webinar. Take a look. Yung Nikki review ng Japan. Eh,
ang gaganda yung mga speakers, they require registration. Sa napupunin, right. Siyempre, that is a private company. Magiging income at ang dami niyong pangangailangan eh. Sabi ko sa'yo, di ba? O eh, pag nag-umpisa ka dyan, eh baka yun yan ang mga medical assessment na yan, ang mga bata na yan, nandun sa malalayong lugar, from Batanes to Hulo na yan eh. O meron ba tayong nakaka-reach? Ba tayo ngayon yung ating page sa Facebook page ngayon? Na-reach ba yung mga taga-Batanes? Taga doon sa Basilan, Hulo? O, eh, siguradong mayroon yan dyan. Eh, hindi mo masasabi. O, yung data natin sa ADHD, hindi natin makuha yung ilan ba talaga. Eh, palagi nag-a-assume tayo doon. No? Binabasa ko palagi yung nandun sa inyong proclamation na ano yun? 4% daw eh. Sabi ko, taas nito ah. 4% ng population. Mataas yung percent. Taas yun. Dapat i-validate natin yun. Sa sino pa nagbigay niyan? Reliable ba talaga yan? Sorry. Sige sir, no, right now, I think we have to wrap up, no? But definitely sa mga nanonood, please support the future ventures po ng NCDA and ADHDSWCO, you know, regional dito po sa ASEAN, no? So po, Sir Zaldi, on behalf of the ADHD Society of the Philippines, I'd like to thank you and the National Council of on Disability Affairs under the leadership of Engineer Emerito Rojas. Your webinar this morning has been incredibly informative, no? At least marami na ngayon sa amin ang aware sa rights namin. I'm a PWD card holder, proud holder po, and a legitimate holder po because of the efforts of the NCDA. So yun, thank you po, Sir Zaldi. Yeah, no, we appreciate this. But I just want to remind everybody, if you have further questions, please send it to the ADHD Society page. We'll do our best to address those questions as well, no? And I also want to point out that this is the end of our ADHD celebration for the day, just for today. The activities will not end for the month of October. We have two more webinars airing live on Saturday, October 17 at 9 a.m. and 4 p.m. Tapos another one on Sunday, October 18 at 9 a.m. No? Yung mag-ama po na banaags, two of the most prominent psychiatrists po in the Philippines and in Asia, di ba? Si Dr. Cornelio Banaag Jr. at si Carlo Banaag will be doing the 9 a.m. and 4 p.m. po sa October 17, Saturday. And one of the most prominent educators po when it comes to inclusion, Dr. Merlene Allon po, will be on October 18 at 9 a.m. All these webinars were designed with the different education stakeholders in mind. So there's bound to be one that is right for you. Please continue to follow the official Facebook pages of the ADHD Society of the Philippines and DepEd Philippines. So before we end, I'd like to post this challenge. Ganto po gawin natin na throughout the rest of the week, try to make an effort to engage in meaningful conversations with your loved ones. Control yourself by being mindful of your temper, your thoughts, your words, your impulses, even your appetite. Okay, trust me, this will be good for our physical and mental wellness po, lalo na ako, napaka-overweight ko po. And connect with those you've fallen out of touch with. There's no better time to converse, control, and connect than now. Happy National ADHD Awareness Week po to everybody. Thank you, Sir Zaldi. God bless you all po. Yeah. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye po. Okay.